ang Edmodo. Marahil ito ay hindi sikat sa nakararami, ngunit ito naman ay talagang napagkukuhanan ng akademikong tulong ng mga estudyante at pati na rin ang mga guro. Ito ay isang website kung saan naglalayong magkaroon ng isang maigting na pagkatuto ang bawat individual sa klase, sapagkat ang Edmodo ay nagagamit upang magkaroon ng koneksyon ang guro at estudyante sa isa't isa. Ngayon, ipapakita ko kung paano gamitin o mag-login sa Edmodo ang isang estudyante. Una, pumunta sa edmodo.com at i-click ang student. Pangalawa, dapat mayroong code na ibinigay ang inyong guro upang ito ang inyong ilagay sa group code. Ilagay din ang pangalan, username, email address at password. Pangatlo, i-click ang sign up for free. Pagkatapos may click ang sign up for free, makapupunta ka na sa iyong account na Edmodo. Makikita mo sa bandang kaliwa ang iyong pangalan pero wala pang larawan, groups, communities at parent code. Mababasa mo rin dito ang mensahe sa iyo ng Edmodo. Paano maglagay ng larawan? Una, i-click ang change profile picture tapos may magpapakita na verify your password. I-type muli ang password at i-click ang verify. Pagkatapos ma-click ang verify, may magpapakita na dalawang pagpipilian, ang upload photo or personalized avatar. Nasa iyo na kung ano ang pipiliin mo. Ako, bilang isang mag-aaral ay lubos na nakakatulong ang Edmodo sa akin. Sa paggamit ko ng Edmodo ay napapagaan ang aking pag-aaral dahil isang click lang ay andyan na lahat ang mga impormasyon na aking kailangan. Napapabilis din ang komunikasyon naming mga mag-aaral at sa aming guro. Ginagamit ko ito para sa pag-upload ng aking mga requirements at dito na lang din iwasto ng aking guro at magbigay ng puna. Sa katunayan, ang Edmodo ay isang paraan kung bakit ang pag-aaral ay nagiging madali, mabilis at mabisa. Kung kaya naman, madalas ko itong ginagamit upang lubusan at mabilis ang aking pagkatuto. Sa aking sariling pananaw at karanasan, ang Edmodo ay makatutulong hindi lamang sa mga mag-aaral, kundi pati na sa mga guro at mga magulang. Dito, maaaring magpasa ang mga estudyante ng itinakdang mga gawain. Isa pa, matutulungan ang mga mag-aaral sa pagpapasa ng kanilang mga gawain sa itinakdang oras sapagkat maaaring maglagay ang guro ng oras at pagkatapos ng oras na ito, ito ay magsasara at hindi natatanggap ng mga susunod pang mga magpapasa. Bilang karagdagan, maaari ring gumawa ng account ang mga magulang upang makita ang mga gawain ipinapasa ng kanilang mga anak at ang grade na ibinibigay ng guro. Maaari ring magkomento ang mga guro sa mga ipinasa ng mga mag-aaral. Gayunpaman, may negatibo rin itong gaya ng hindi ito magagamit kapag walang internet connection. Sa kabuuan, makatutulong ang Edmodo sa mga mag-aaral, guro at mga magulang hindi lamang sa mga aralin kundi pati na sa iba pang mga bagay gaya ng time management. Bilang isang mag-aaral, ang Edmodo ay isang technological tool na nakatutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral, sapagkat ito ay nagbibigay daan upang matuto ang bawat isa. Mayroon kasi itong library na kung saan dito nakalagay ang maraming mga impormasyon na ibinabahagi ng bawat miyembro ng mga mag-aaral. Nakatutulong din ito sa pagtitipid ng oras dahil pumunta ka lang sa library, mahanap mo na ang iyong kailangan ng mga impormasyon. Ang pagkatuto ay nagaganap o nangyayari pa rin kahit hindi personal na magkita ang guro at mag-aaral. Ito ang maganda sa Edmodo. Naging mabilis din ang pagpapasa ng mga gawain dahil sa tulong ng Edmodo. Agad ding makikita ng guro ang kanyang mga ipinapagawang gawain sa kanyang mga estudyante at dito niya na rin ito bibigyan ng marka. Naging maganda ang Edmodo sapagkat kahit ito ay group account, mayroon pa ring privacy ang bawat isa.